Mga katrops, welcome back ulit kayo sa akin channel, Sports React Page. At ngayon pag-uusapan natin ang balitang ayaw pa rin paglaruin si Kyrie Irving sa Brooklyn Nets at ang naging pangako ng Golden State Warriors pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang bubuwagin na ang duo ni Anthony Davis at LeBron James. Naibalita ko na nga po noong nakarang araw na balak na ngang tanggalin ng siyudad ng New York ang kanilang mandato na nagre-required sa kanilang mga manlalaro na magpabakuna bago makapaglaro sa kanilang lugar. Ibig sabihin mga katrops, nalalapit na naman nga makapaglaro ang superstar ng Brooklyn Nets sa kanilang mga home games na hindi niya nagagawa ngayong season. Gayong hanggang ngayon nga ay hindi pa siya nagpapabakuna. At simula nga nang lumabas ang ganitong klaseng balita ay marami na nga sa kanilang mga fans ang na-excite at nagsabi na mas lalakas na ang kanilang kupunan. Ngunit puputulin ko muna nga po ang inyong kagalakan gayong may inilabas nga na balita ngayon na posible nga na pong hindi pa ito makapaglaro sa kanilang mga home games. Ayon nga dito, kahit man nga tanggalin na ng New York ang kanilang mandato ay magdedepende para na nga na po ang magiging desisyon ng ilang mga pribadong sektor kung papayagan si Kyrie Irving na makapaglaro sa loob ng Barclays Center. Kaya may posibilidad pa rin naman nga na hindi siya makasama sa kanilang mga home games ngayong taon. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang humingi ng sorry ang Golden State Warriors sa mga fans kasunod ng kanilang nakakadismayang pagkatalo kontra sa Dallas Mavericks. Maayos na nga sanang natambakan ng Warriors sa Mavericks sa kanilang laro, ngunit sa kasamaang palad nga mga katrops ay nakambakan pa nga sila nito na ikinagalit talaga ng ilan sa kanilang mga fans. Pero pagkatapos rin naman nga ng kanilang naging laro, ay agad rin naman ngang humingi ng tawad ang kanilang head coach na si Steve Kerr. Sadyang nabigla lamang nga daw po sila sa ginawang run ng Dallas Mavericks at pinapangako nga po ng kanilang team na hindi na iyon mauulit dahil mas gagalingan na nga daw po nila sa kanilang masusunod na laro ngayong season. Habang pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang bubuwagin na ng Los Angeles Lakers ang tandem ni LeBron James at Anthony Davis. Pagkatapos nga ng isa na namang nakakadismayang pagkatalo ng Los Angeles Lakers kontra sa New Orleans Pelicans ay hindi na nga tanggapan ng ilang mga fans ang kanilang kasalukuyang lineup. Sa katunayan, sa sobrang dami nga ng ginawang pagkakamali ng kanilang mga players ay binuna nga po nila mismo si LeBron James sa loob ng kanilang home court. Kaya dahil nga sa kanilang pagkatalo ay kailangan nga daw po nilang buwagin ang kanilang lineup sa lalong madaling panahon. Kailangan nga daw po sila ngayong gumawa ng pagbabago sa kanilang team at dapat nga daw po nila itong umpisahan sa pagbuwag sa tandem ni Anthony Davis at LeBron James. At mangyayari nga ito kung itatrade nila si Anthony Davis papunta sa Chicago Bulls. Sa ganyang paraan nga daw po ay masusolusyonan nila ang kanilang mga hinaharap na problema sa loob ng court ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React Page, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.